Neutral. For low natin. So for low, okay, steady yung ilaw ng for low. Traction light off, may ilaw. So drive natin, so yan, lakas ah. Dumadamba eh, yan. Sa, yan. Yeah, dumadamba eh. No, lakas. Dumadamba. So neutral. So naka green. So release natin, lagay natin sa 4 low, ay 4 high. 4 high. So nawala yung 4 low, 4 high yung may ilaw. So drive natin, naka D, drive. Drive. So lagay natin sa 2 high, switch 2 high. So yan, nawala na yung ilaw. Hello guys, welcome sa Kiki Auto Electrics. Toyota Fortuner 4x4 blinking. Yan na. Nagbi-blink. Ayaw gumana na. Naka 4 high, 4 low. Ayaw pa rin. So ayaw gumana. So checkin na lang natin ating subok ang gamitan ng scanner lens na local diagnostic. Try natin siyang pwede naman tong referent o pwede naman tayo mag-umpisa sa 4x4 actuator o sa transfer case actuator motor. Pwede tayo dumitso kahit walang scanner ka. So ito, mayroon namang magamit na scanner. Kaya gamitan ko muna siya. Toyota. Para ma-check natin kung ano ang problema ko sa transfer case ba. May problema ako dun sa may front actuator niya. Sa front differential actuator. So, okay. Bluetooth BCI scan. Ba't yung BCI? Ay, ayaw. Ayan. Walang BCI. 16 pin. So, pwede naman to. Sabi ko kayo na pwede naman tayo mag-check nito na rekta lang tayo sa motor, sa actuator, magtatanggal. Kaso nga lang ito, may scanner naman. Sabi ko kayo na may scanner. 2018, 15, 2021, 08, 2021, 2017. Saan tayo? So ito ang unit ay 2018. Twenty seventeen to twenty twenty. Without smart key. Bin number ay J0176443. Okay. Pero yung bin number niya. If communication abnormality occur during the test place. So okay. Scanning. Check na lang natin kung anong DTC nito. So ayan, so system scan tayo.
So ang wala ay ABS control. It's L auto leveling. Back door wala. So ito yung scan natin is M. Control lock system. Four wheel drive, TPS, mobilizer. So sa four wheel drive tayo. Control four wheel drive system. Okay. Read fault code. Transfer switch motor control circuit low. So P17A9 ang code. So transfer shift motor control. So sa transfer case ang doon tayo magdirekta sa transfer case. Forward switch for detector status, forward low request indicator. Tignan natin yan. Transfer limit switch L2 transfer limit. Okay, try natin yung control low. Try natin yung switch sa galawin ko yung switch. So naka on low. So yan. So gumagana yung switch natin. So okay. So doon tayo sa transfer case. Tatanggal ako ng motor na sa transfer case nito. So yan ito mga DTC nyo. Bali nag smart scan ako. So sa ECM P1604 stability malfunction. So bali current history ang nakalagay. Tapos sa ABS anti-lock brake system meron din siyang U0114 last commission with 4 wheel drive clutch control module. Tapos sa air conditioning B1442 RL lead damper control servo motor history na siya, history din to sa yung sa last communication. Pero lahat yan sa 4x4 maliban dito sa air inlet damper control servo motor. Tapos itong sa transfer key shift control sa four wheel drive bali history din siya na yung transfer shift motor control low circuit low voltage or low. Tapos dito sa may last combination meter last U0129 last communication with the brake system control module. Tapos ito sa B1 meron pa isa ito U0129 para lang nito sa may dito sa may combination meter. So lahat related sa 4x4 or sa umiilaw na tong nagbi-blink na yan. So ililifter ko tong unit, ihang tong unit. Ililifter natin tapos ating check-in doon sa 4x4 sa equator. So lagay sa neutral, release parking brake o handbrake. So switch up engine. So naka-neutral lang transmission, naka-release yung ating handbrake para magalaw natin yung propeller mamaya. So po ito nakahang na yung unit. So hindi naman naka-ingit yung front differential. Hindi naka-kapit yung harapan. So buksan lang natin tong actuator na ito.
So yan, natanggal natin tatlong 12mm na bolt. So ito yung alisin natin, itong 1, 2, 3, bali ito na screw na to. Kasi pag tanggal natin mamaya ito, konting pihit natin para makaiwas siya rito, para mabunot natin itong takip. Kasi ating pipihitin ito, i-release natin mamaya. So ganito kasi, kailangan dandahan mo itong pag-bibiak nito. Kasi kung minsan, tatanggal yung mahulog yung gear. Yung gear ay may spring yun. Kung minsan, pag nangalas yun, mahirapan ka nang magbalik. Kaya, dandahanin muna natin pag tatanggal ang takip nito. Yun. Tanggalan. Kasi hindi mabubunot itong takip kasi bunga-bangga rito. Kailangan mo siyang ilihis. So kung itong titignan mo yung rod ay nakalubog naman. So ibig sabihin nakatuhay. So nakalubog siya eh. So tanggalin ko na rin to, yung takip na to, para subukan kong itong kabuuan na to. Yun, may pressure. Hindi ko natanggal itong hose, vacuum hose. Yan. So tagaling, subukan ko itong rod na to kung malambot siya. Hilahin na, kasi nakalubog siya eh. Hilahin ko siya. Tigas. So hilahin ko muna kasi kanina medyo matigas kasi naka one hand tayo. Ayun, malambot naman. Ayun. Malambot naman siya. Ayan o. Kaya naman ng kamay. Kaya naman ng kamay, kaya okay lang itong transfer case na ta. Ayan na. So okay yung loob na yan. So ito yung tingnan natin kung naka-timing siya. So hindi ko pa to ngayon, dismantle natin itong mga gear na ito. Tignan natin kung naka-timing. Bali ito, paganito. So bali yung sa loob nito, yung kulay pula. Tignan natin kung naka-timing. So naka-timing naman, no? Mga konting lihis. Nakalis ng konti. Yan, no? Yung gear yan, no? Kalis ng kaunti. Dapat palikita ng kaunti. Yan, ganyan. Pero konting-konti lang naman. Konting-konti lang. So, itong motor, okay naman. So, ito lang nakita ko nakalis ng kaunti. So, ito lang ang hindi ko nakita kanina kung naka-timing doon kasi di naman ito makikita hanggat hindi tanggalin yung cover. So ibalik ko na lang ito. So yun lang ito nakita ko. So balik ko na lang ulit. Tapos checkin natin. Pag ganun pa rin, dito tayo sa harapan magbubukas. Ito. Ito sa front na to. May akita pa nito yan eh. Yan ang checkin natin mamaya. So bago ko pala makalimutan, bago natin ibalik, so chicken natin to kung may contact. Ito, itong switch na to, saka ito. So chinik ko na sa multimeter, so meron siyang contact.
Ito, pag dinidikit ka, pag nakadiin ng ganyan, dapat meron siyang continuity. Yan. Ganun din itong kabila. Pag dinidikit ng ganyan, pag dinidikit ng ganyan, nakadiin ka niyan, nakababa, dapat ito meron continuity. Sa ito motor, na-check ko na, umiikot din naman siya motor. So, AB7 okay siya. So, ngayon ibabalik na natin. So, wala naman siya naging problema. Bakit matigas? Pumasok. Ayan. So, atin na siguro din nakalubog to, ano, itong rod na to. Pagbabalik. So, ito, itong gear na to, may timing to. Yan, no, itong dalawang guhit na to. At timing yan, dito natin yung timing. Dito. Nakikita nyo. Dito natin yung timing yan. Ito dalawa, ayan o, yung guhit na to. Basta meron yung timing mark dito. Ating tapat lang ito. Ito yung iningatan, ito yung iningatan na huwag mahulog. Kasi pag nahulog yan, may spring ito. Ito, spring o, yan o. At mahirap pag nalaglag to. Pag pumitik yan, medyo mahirap siyang ibalik. Unahin natin ito. Medyo ang pagtatiming, medyo ano lang ito, medyo tagdan. Wala tiyagaan lang. Medyo kunting tiyaga lang pagta-timing kasi kaminsan lumilihis siya. So, ating balik yung sakit, yung hose. So, yan, checkin natin. So, ibaba ko yung unit. Tapos, check natin yung 4x4. Let me check natin. Neutral. Park. Huwag na hinting handbrake. So, engine start. So, blinking pa rin ang ating 4 high. So, it's 4. So blinking. So, ganun. Blinking pa rin.
So like once sa export tapos off ko yung susi. Ganun pa rin. Linking pa rin yung export. Too high, it's too. So wala, ganun pa rin. So itong front differential ang alisin natin. Titignan natin yung switch sa loob. So bali natanggal yung hose dito sa vacuum hose niya. Or breather hose. So ito yung kakalisin ko. Para masikat natin yung switch sa loob. So bali ito, kinalas ko na yung sa harapan. Ayan na. Meron siyang gear oil. Hindi ko siya matatanggal yung takip eh. Kailangan sa alisin itong sa steering na to bolt para ma-issued mo siya. Natanggal diba ito? Natanggal yung breather niya. So, ito na. Hindi ko matatanggal to hanggat tanggalin yung sa steering doon. Ayun, may tubig. Pinasok ng tubig. Yan na. Dito duman sa breather. Saan ba yun? Tata. Sa gilid yan. What? Blood. Yan. Dito duman. Sinabutas eh. Naputol. Hindi ko lang kung ito motor gumagana pa. Tapos yung sabi kong switch. Baka ito hindi na. So check ito itong motor. Yan ah. Pasok ng tubig eh. Inalawang na. Check lang ito yung motor kung umiikot. Kung gumagana siya. Wala. Gumagana pa yung motor. Okay pa. Ano? So linisan ko na lang to. So okay pa yung motor. So ito yung switch. So check natin. Dapat 'to pag nakalubog ito. Dapat 'to ito tunog. Itong test light. Yan na. So okay. So linisan ko na lang 'to. Itong motor na 'to. Tapos itong switch buksan ko na rin 'yan. Saka linisan ko na rin. So bali ito, tanggal na rin pala yung contact nito. Papasok niya, yun na. Magalaw na. Tanggal na pala. Yan na. Yan. Medyo blurred lang na. Hindi na siya ma-focus. Yan na. Tanggal na isa. So balak pa sanang alisin lahat. Ayan na. Hindi mapokus yung kuha ng camera. So itong kabila alisin ko na rin. Yan.
Pero ito hindi ko siya tinanggal, kukusas ang tanggal. Yan. Sibala ko siyang linisan. So dito yung kabilang side ang hindi nakakunik. Tanggal na. So try natin buksan to, itong motor. Tapos ating linisan sa loob, yung loob niya. So yan, binalik ko na yung front actuator. So bali dito daman yung tubig ano, kasi natanggal itong sub-breather. So nilagay ko na silicone. Saka yung kanina ni-repair ko na lang. Hininang ko na lang yung bumitaw ko yun sa motor. So ngayon chichikin na natin kung okay na ba. So okay, check natin. Ignition on. Ha, nawala. Nawala na. Ayan na, nawala ng blinking. Matuwa lang ako. Start, engine. Okay, nawala agad. Oh, di ba? Bala ko sana i-clear pa to eh, DTC eh. Na nawala na. Drive ko. So drive, so naka-drive na. Ay, titingin. Ay, naka-drive, naka-D. So 4 high. So release ko yung brake. So ayan, naka-steady yung ilaw nung nag-blink yung ano ba yan, traction. Kasi nakahang tong makina, ay yung sakyan. So ayan na, pag naka-release yung pedal ng brake pedal, malabas yung kasi may ilaw yung traction. Ayan, naka-steady na yung ilaw. So, lagay ko sa 4. Neutral ko pala muna. Neutral. Sa 2, 4 high. 4 low, sorry. 4 low. 4 low. 4 low blinking. Traction off. Drive ko. So, drive. Lulok ko naman yung ano. Pero nagloko naman yung 4x4. Nagloko naman yung 4x4. Ayun na yun. Mayroon na yung motor na. Neutral. Balik ko sa 4 high. So hindi na wala yung blink ng 4 low. Hindi na wala. Drive. Yung 4 low ngayon ang blinking, pero yung sa front ito to, sa 4 high na to or sa front differential, naka-steady na. So naka-drive, release ko, lagay ko sa 2 its. It's 2. So same blinking ang 4x4. So sa 4x4 naman ako ngayon mapupukos ulit, balik ako sa 4x4. Sa transfer case. Yan, wala. Balik ko. Wala. Naka-neutral. Wala. Same. Pare-paren. Pero yung itong green. 4 high. Reverse. Wala. Park. Lumagapak na. Wala. Di na wala yung sa 4x4. Sa 4 low. So switch off. Four low na mga yun ng 4x4 naman tayo ngayon ng pupokus. So hindi naman umilaw na yung sa front differential. 4 low naman ang blinking. Off. Sa 4x4 naman ako pupokusan. Sa puwitan naman ulit. Bakas ulit ako.
So ito naglock na yung front. Naglock na siya. Kumapit na yung 4x4. Ayan o. So magbubukas ako nito. So ayan, nabalik ko na ulit. Ano, binuksan ko tapos sinitings ulit. Tapos ito, nakahiwalay na. Hindi na doon sumasama sa likod. Hindi na nakakapit sa transfer case. Ayan. So aray, yung tugpa ko. So ngayon, chicken stash. Check na natin kung mawala na ba yung 4x4 lo. So ito, check ulit natin. Pang ilang na to, pang ilang check ko na to. So switch on. So nawala na yung 4x4. So engine start. So engine start. So reverse ah. Drive. So drive, naka-drive, so pasok ko yung 4 high or it's 4. It's 4 blinking. Oh, so naka-steady yung ilaw. Steady ilaw, naka-drive tayo. So release ko yung brake. So yeah. So press brake. So neutral ko para pumasok yung 4 low natin or L4. L4. So ayan. Naka-steady na yung 4 low. Traction up. So drive. So naka-D. Drive. So naka-drive na yan. So neutral, naka neutral. So balik ko sa it's 4 sa high. So nawala yung 4x4. Drive. Drive. So naka drive. Lagay ko sa it's 2 sa 2 high. So 4 high blinking. So drive. Yan, nawala. Nawala na. So brake, release brake. It's 4 or so 4 high. So blinking. So drive. So okay. Okay na, naka-drive. Kahit di mo na ilagay sa neutral ang transmission pag sa select mo sa high. So yan, naka high. So press brake. I-for low natin. Kailangan natin i-neutral to pag ilagay natin sa for low. Low. So yan, pumasok na. Naka-steady na yung for low. Drive. So naka-D. So okay. So okay. Press brake. Neutral. Naka-jet auto transmission, neutral. For its 4, 4 high. So naka-high, drive. So nawala, release na yung 4 low. Naka 4 high tayo. So kahit naka-drive tayo, so bali ang ating takbo ay reading siya ng mga 10 kph. So lay ko sa it's 2 sa high. So blinking, okay. Okay na. So brake. So release. So naglabas yung warning kasi nakahang to sa sakyan. Nakalifter to. So ganyan. So itatakbo ko to. Tapos checkin natin. So okay. Park. Engine off. Okay. Error test ko. Sa baba ko muna tong sakyan. Yun ang taas, oh. So dito kayo nagro-road test sa labas ng workshop. So naka-drive tayo. So drive.
So ipasok ko yung 4 high. Po 4 high ko. Ayan. 4 high. So, ayan, naka-steady. Okay na, pumasok na yung 4 high. Pumasok ang 4 high. So, seatbelt ko na ako. Patay, madali. Yan, naka 4 high yan. 4 high, ano. So, release ko, 2 high ko. 2 high. So, okay na, nawala. Active naman yung pag-release niya. Ulitin ko, 4 high ko. 4 high. Blinking, okay. Yan, kumapit na. So, ipo 4 low. Magpo 4 low ako. So sa 4 low, kailangan natin i-neutral. So neutral, push for L4, 4 low. So ayan. So kumapit agad yung 4 low natin, traction off ng ilaw. So drive. So drive natin. So okay. Ito yung batabi ng mga 10 kpits. 20 pa nga. Abot na. Yan. Okay, 20. Tama na. At kulang yung langis sa front differential nito. Kasi nung tanggal ako nung actuator sa harapan ni, may natapong langis sa gear oil. So, neutral. 4 high. So, okay. Nag-release yung 4 low. So, yan, naka 4 high yan. So, yan, 4 high. Takbo natin naka 4 high ito. So okay, balik tayo sa shop. Okay yan, pakajit-kajit kasi nakakapit yung front tire, front differential. So release ko tong ano, ah, release ko yung 4 high, 2 high ko. 2 high. 2 high. So, yan. Okay na. Okay na, 2 high. Okay. Takbo na natin. Takbo natin ng mga 80. So okay, berikan tayo. So ikut tayo. Balik tayo sa workshop. So, ibaba ko ng mga 20. Ulitin ko ulit. Mga 20. So, hindi na ako maglalagay sa neutral. Ano, naka-D yan, naka-drive. So, E4 high ko. Yan, 4 high. So, okay. Yan, naka-4 high. Nag-steady yung ilaw ng 4 high. So, release ko. Yan, release. Okay. Okay na, solve na ta. So, balik na ako lang workshop. Balik tayo ng workshop. So, lalagyan ko to ng ano, lalagyan pa ng langis sa front differential kasi may natapon na langis na bawasan. So, magkasalin muna ako ng gear oil. Pero okay na to. Problem solved lang tayo sa unit na to.